Sa lumipas na buwan, nauso ang mga NFT games or fungible games like Vaccine, Crypto Blades, Plants vs. Undead, and my DeFi bet. So, ayan yung mga usually nakikita ko. Pero kailangan yan ng puhunan para mag-earn. Meaning to say, kailangan mo maglabas ng pera para makapaglaro. Unlike dito sa bagong, di pala siya bago kasi December pa yata ito lumabas eh. MIR4, which is play to earn. Kailangan mo lang ng phone or PC para makapaglaro at kumita. Ayun nga lang, ang kalaban ninyo ay pagod kasi kailangan natin magpa-level 40 muna. Required kasing magpa-level 40 dito sa laro. Okay? Pa-level 40 then yung mga bots in game dahil marami-raming mga bots in. Okay, bali magbibigay ako ng tips para sa mga bagong player ng MIR4. Mga dapat nyong i-consider, mga dapat nyong gawin, mga dapat nyong bigyan pansin in-game. Okay? Okay guys, ang setup ng Mira ay isang MMORPG game katulad na lamang ng Ragnarok Online, Dragon Nest, Maple Story, ano pa ba? The Elder Scrolls Online at iba pa. So itong game na to ay massively multiplayer online role-playing game na play to earn. So ang unang-unang tip ko sa inyo ay lagi nyong i-check. Click nyo lang dito yung sa peaceful. Yan, kung makikita ninyo. Lagi nyong i-check, lagi nyong ilagay sa peaceful or lawful. So pag sa peaceful, kahit may killer, katulad na lamang akin, ayan. Naiwanan ko kasi yun eh. Kaya maraming napatay. So, peaceful lang lagi. Pero kung gusto nyong pumatay ng killer, punta lang kayo sa lawful. Then, kung gusto nyong pumatay ng whitening, punta lang kayo sa hostile. And yung carnal, ito ang gusto nyong magwala talaga. Okay, bali, ang tip ko ay wag na wag kayong magpapared ni. If ever na may bot, nyo lang, pero wag nyong patayin. Unless nasa 4F Valley, Pichon Valley kayo. Dahil 1 to 3, considered as killer yun, may points kayong magigain. So pag nakapatay kayo ng isang character, papatak na 1K. 1,000 agad yung red points ninyo. So sa akin, 12,000 yung inabot. Nandito ako sa, ano ba itong passing? Pichon Valley Secret Passage 3-1. So, pagka nakapatay kasi kayo, kailangan ninyong pumatay ng mobs ng less than 5 levels. Katulad nitong Viper na to, level 39. So, level 44 ako, less 5 levels bago mabawasan. So, kailangan kong pumatay ng 12,297 or less 500 lang dito dahil pagka less 500 na whitening. Okay? Pero may negative pa rin yan. So, ayun. Kailangan ninyong pumatay ng ganyan, karami, para maklear kayo. Every patay ninyo, pwede kayong mawalan ng XP. Dito pa ba? Wala na yung lost item ko eh. Pwede kayong mawalan ng XP and copper. Meron ako dating, asan na ba? Alam ha. Meron ako dating 3M. Namatay ako nang namatay, naging 60k na lang yung copper ko. Then yung pots ninyo, pwede rin niyang madrop. Kaya mahirap maging killer. Pwede rin pumatay kayo ng killer which is mas maganda kaso mukhang nabawasan na yung pot sa ating server. Papatak na less 3. Mababawasan ng tatlong kasalanan points yung ano ninyo. Pagiging killer ninyo pag pumatay kayo ng kapwa nyo killer. Pero as a advice, parang mas maganda yata na less 5 levels yung papatay ninyo dahil katulad nito, hanap lang kayo ng pwesto kung saan
walang tao at makakapag-AFK na kayo. Dahil ang mga bot ay tumatakbo, nagte-teleport, tumatakbong mabilis, naka-script, kaya medyo mahirap silang hulihin ngayon. Okay, yan ang ating tip number 1. Okay guys, for tip number 2 naman tayo. Inuna ko yung pagiging killer dahil madalas na nababasa ko or nakikita ko sa mga newbie, nahihirapan silang magpatanggal ng killer at gumagawa na lang sila ng killer. So panibagong pa-level na naman yun, sayang naman yun. Ano? Kaya ayun ang kauna-unahan kong binanggit. Pangalawa naman tayo, punta naman tayo sa clan. Once na mag-open, hindi ko lang sigurado kung level 10 eh. Pero dito sa level 13 na character na to, meron na akong clan. So, ayun ang pangalawa kong tip. As much as possible, pag nag-open ang clan, maghanap na kayo ng clan. Darot sa LCPH Guild. So, eto, ipapakita ko sa inyo. Sa clan, meron kayong makukuhang mga supply. Pag may mga nagawa niyo yung mga task, katulad na lamang yan, pwede niyong overall report. Then, magkiklaim kayo ng mga nagawa ng ibang members. Such as common raid box. So, nagre-raid sila sa sariling lang character. Then, pwede mong maklaim yung ibang portion. Okay? Kapag ka nag-claim all, wala na kasi. Yung may mga check, ibig sabihin na-claim ko na yan kanina. Lucky, sila yung mga, kung hindi ako nagkakamali ah, sila yung mga big time na nag-donate. Naglabas ng pera para sa item. La Viola, Miss Magma. Tarot po, bali yan, pagka napuno to, may panibagong ayuda na naman tayong lalabas. Okay, then meron tayo ditong, punta lang kayo sa shop. If ever na may kailangan kayo, yan, request lang kayo dun sa mga naglalagay ng items. Dahil pwedeng-pwede sila maglagay. Gamit ang inyong guild funds. Ayan ang guild funds. So if ever na may sobra kayo, just click donate. Meron dyang donate for copper, dark steel, clan energy, and gold coin. Okay, bakit wala pa ako? You can't donate for a while after joining clan. So okay, wala pa pala tayong donate. Pero dun sa isang character natin, meron. So ayun, malaking advantage ang clan, lalo na pagka nag-a-unlock kayo ng items. Pupunta kayo ng craft, unseal, wala pa tayong unseal. Low level pa tayo. Okay, pakita ko na lang dun sa next tip na. Ayun ang ating tip number 2, join a clan. Okay guys, for our tip number 3 naman tayo. Ang tip number 3 ko ay, nung pasagsagan kasi na newbie pa lang ako sa Mira, hindi ko pa alam na meron pala tayong mga boss raid. So, siguro mga around 2 days akong nasayangan ng boss raid. Yan. So, boss raid, tapos na ako dito sa pinaka boss raid talaga. Ito normal raid lang. Okay. Every, for example, ito nakalock. Yung nakalock na yan, kung makikita ninyo, may first clear na nakalagay dyan. Ibig sabihin, kapag nag-open na yan, then na-clear ninyo yung stage, meron kayong makukuhang certain item, katulad na lamang ng boots na to, rare. Makukuha nyo yan, then ito pang blue dragon horn na magagamit ninyo sa pagcraft ng inyong accessories. So, malaking bagay ang boss raids dahil may mga available rewards sila na makukuha. Just for example, ito na lamang staff. By chance siya makukuha, then yung iba natin, item. Okay? Hanap tayo ng boss raid, papakita ko sa inyo. Kuha natin, dito lang tayo sa 20k para start na agad. Okay, mukhang tulog. Hanap tayo ng panibago. Then, PN, kaso mukhang full. Full na nga. Iba tayo dito. 7k PS.
Ako mukhang pwede na mag-boss read yung bago kong character. Wala pa pala. Unlocks at level 20 pala yan, okay? Akala ko pwede na eh. Level 25 pala to. Medyo mababa pala yung PS. Okay, so ito yung boss raid. Parang mga normal mobs lang siya na papatayin ninyo hanggang makaabot kayo ng boss. So ito na guys yung boss ng raid natin. Raten Joduk. Kailangan niyo lang siyang patayin. Wait lang naman yan dahil 11kps naman yung record dito. Bangengi si Slayer. Parehas pagod. Okay, yan na. Tapos na. So after nyan, lalabas na yung clan tuloy. Raid rewards ninyo. Ayan, nakakuha ko ng old silver coin. Tingnan natin yan sa susunod. Meron tayo nyan. So, wala tayong rare na nakuha. Wala tayong rare na nakuha. Okay guys, for our tip number 4, ika-apat na tip natin bilang newbie, consider ninyo na punta kayo dito sa cart na to, which is yung shop. So every day meron kayo ditong pwedeng mabili, pero ngayon meron dito 100k, pwede nyo magamit yan sa codex. Yung codex parang pakita ko lang saglit, yung codex ayan. So, yung items na i-re-register nyo dito mawawala. Pero, as exchange, meron kayong percentage na makukuha. Like, hunting copper gain boost, 2%. The drop chance boost, 2%. So, meron din dito mga spell defense, accuracy, evasion, crit, heal, attack damage boost, may percentage din. And so on and so forth. So, pampalakas din siya ng character overall. Okay, balik tayo sa fourth tip natin. Punta kayo dito sa market. Then, step up. So, sa step up, kung makikita nyo dito, meron ditong 10k copper coins. Bilhin nyo lang yan. Every day, I advise every day. So, ano yun? 10, 20, 30. So, papatak na 60 copper coins. Magsasummon tayo ng random pets or items na pwedeng ipang-craft panggawa ng armor and weapon. So, unahin na natin to, dragon material. Normal lang siya. Normal lang lalabas dito. Second, normal ba ulit? Normal lang. Di buenas ha. Dragon scale, dragon leather, dragon horn. So skill to muna tayo. So muna tayo mag spirit. Test na natin spirit. So normal ulit. Normal item. Normal item again. O hindi tayo makakakuha ng rare ngayong tubok na. Ayan. Wala pa rin. Normal pa rin yun. Normal pa rin ang last na. Hindi tayo swerte ngayon. So kung medyo nabitin kayo dun sa ating pagsasummon ng items, punta lang kayo dito sa ating common product. So meron dito 60k per click dun sa ating kaninang ginawa. After nun, kung bitin pa rin talaga, wala pa rin talagang nakukuha, meron tayong 120 and 240. So yung chance niya, same lang. Same lang dito sa 60, yung mga 240 na yan. Mga sa nabitin lang talaga yan. So sa 60 tayo. 60 tayo ng pet, wala pa rin talaga. So sunod na lang, bukas na lang ulit dahil konti ang copper natin. That's all for tip. Okay.
14th number 5. Meron naman tayo dito. Ang tip number 5 ko ay tungkol naman sa PS. How to increase your PS. So ito yung PS power. Power ano ba yan? Ano ba meaning ng PS? Hindi ko na natandaan. Okay, so how to increase your PS? Eto, makikita nyo naman yan. Nandito naman yan sa bell notification. So there are spirits to summon. Summon tayo ng spirit. Ayan. Tumaas ang ating power score. Ayan pala ang mini PS power score. Okay lang natin yan. Then, pwesto natin siya kung saan pwedeng ipwesto. So, makikita nyo yung effects ng character. Click nyo lang to. So, ayan. Increases crit attack damage boost. Si Bunny naman. Meron tayong ditong boss attack damage boost by 4%. Speeds up gathering time by 5% and mining time by 5%. So, maganda tong si Bunny kapag tayo ay magfa-farm ng DS dahil may mining time siya. Then, ito naman si ito, Turtle. Energy gathering time by 5%. And ito namang aso ay monster attack damage. So, ito muna tayo dahil nagki-quest tayo. Dark Serpent Mosla. So, yan, tumaas medyo yung PS natin. Kung mapapansin nyo, 7,000 plus. Naging 8,000 plus na tayo. Meron rin kayo ditong you can train your inner force. So, kailangan. Creator yung Yin Pill para sa pag-upgrade. Okay, tumaas ang ating PS dyan. Train lang tayo ulit. Tataas ng tataas yung PS na. Okay, balikan na lang natin sila. So, ayan yung isa sa pagdagdag ng PS. Meron din tayo ditong skills. Pagka nakakakuha kayo ng skill tome na nakukuha dun sa ating summon or sa quest, nakukuha yung skill. So, if ever na may tanong kayo, saan po ba nakukuha tong ganito, saan nakukuha yung ganyan, just click source. Sa source, makikita ninyo, yan, kusa na yan, sa mission. Sino nagbibigay ng skill tome? Ayan, field mission, just click move. Papunta na kayo doon sa quest. So, wala pa yung sa akin. Nakukuha rin siya sa treasure chest. Ayan. Dun sa ina-unseal to guys ha. Sa summon, yung katulad ng ginawa natin kanina, and sa market. Hindi nyo naman na siguro kailangan ng gold coin para dito sa skill to. So, upgrade tayo. Sabi nila, mas magandang ina-upgrade nyo muna ng tier 2 yung mga skills ninyo bago nyo gawing tier 3. Dahil syempre, lalakas ng lalakas yung skill natin bilang isa. Kasi pataas ng pataas yung level ng skill tone, pataas din ng pataas yung kailangan natin na skill tone. Pataas ng pataas yung skill, pataas ng pataas din yung tama. Okay, so ano pa ba? Constitutions, katulad ng ginawa natin kanina, upgrade nyo lang yan para tumaas ang so, importante ang PS, both PvP and PvM. Kailangan yung patasin ng patasin yan. So, okay. Alam nyo na yan. Another way to increase your PS is to upgrade your item. Ayan ang item natin. Kailangan natin mag-craft. Ganun. So, ito, pwede tayong makapag-craft. May two choices kayong pagpipilian, guys. Itong covert outfit bottom. PvP damage reduction siya. So, yung isa natin ay PvP attack damage. So, mamimili kayo kung defense or offensive player ang gagawin nyo sa character nyo. So, ako mas ako na offense. So, craft natin yan. Equip natin. Okay. So, ito for example, kung makikita nyo, meron akong dalawa. Dalawa na level 1. Yung dalawang level 1 na yan, pwede natin siyang i-upgrade. Pag may dalawa na kayo, ha. Pwede natin siyang i-upgrade sa level 2, tier 2. Okay, craft natin yan. Mas lalakas yung items kapag kayo na-upgrade. Okay. Punta naman tayo sa boots. Craft din natin yan. After na magkaroon ng dalawa, magiging level 2. Craft din natin.
Meron tayo dito ang mga materials like accessories, so pagpipilian nyo lang, katulad nun, may choice din. Pero I prefer damage boost rather than reduction. Kasi gusto ko yung malakas yung damage ko kumpara sa defense. Okay, so mukhang necklace unahin natin. Necklace unahin natin, guys. Damage reduction boot. Ring na lang pala. Ring kasi attack damage. Okay, so craft natin yan. And all good. Ito tayo ng character. So nakasuot na yung mga level 2 tier 2 natin. Asa na yung ano na. Nakalagay na rin pala. Ayan. Okay, so tingnan natin yung PS natin. Naging 9,000 plus tayo sa ating kit. So ayun ang ating tip number 5. Abang tayo para sa second video. Para sa ating tip number 6. Maraming salamat, guys. Just play and earn. Thank you.